Meron naman akong church, linggo-linggo, marami na akong miyembro. Yes, maganda yan. Pero, huwag natin kalikaan yung Matthew 7:23 na merong sinabi ang Lord, I never knew you. Mahirap yung nabubuhay tayo sa maling akala na ang akala natin is, well done, welcome, my faithful servant. Yun ang inaakala natin o inaasahan natin na mapapakinggan pagdating ng araw, pero yun pala is, I never knew you. Tapos sasabihin naman natin, Lord, sa pangalan mo ako ay nagpalayas ng mga demonyo. Lord, sa pangalan mo ako ay nag-preach. Lord, sa pangalan mo ako ay nagpahayag ng iyong mga salita, ng mabuting balita. Pero ang isasagot ng Lord, I never knew you. Dahil hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa harian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Sabi ko kanina, ang kalooban ng Amang nasa langit, walang iba, ang Panginoong Hesukristo, ang anak. Kaya nga sabi ng tinig doon sa transfiguration sa bundok, ito ang sinisinta kong anak, siya ang pakinggan ninyo. Sinong tinututukoy niya? Si Jesus. Kasama ni Jesus nung panahon yon si Elijah, si Moses. Si Moses na sumisimbolo sa mga batas, sumisimbolo sa law. Tapos si Elijah na sumisimbolo sa mga propeta. Nawala sila. Nag-disappear sila. So ibig sabihin, nawala na rin yung visa yung mga law at ng mga prophets. Kaya sabi ng ama, sabi ng tinig, ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. Si Jesus, kay Jesus po tayo makinig. Dahil ang Panginoong Kristo, siya ay maamong guro. Magaan ang kanyang pamatok. Hindi katulad ng maraming guro ngayon na mabibigat, nang gigilty at nananakot, para madali nilang mapasunod ang mga tao. Pero hindi ganun ang Lord. May freedom kay Jesus. Freedom! Mamuhay ng ayon sa pagkalikha sa atin ng Lord. Ng ayon sa ibinigay sa atin na mga gift. Katulad nito, ito yung gift ko. Magsalita sa inyo. Alright? Nang hindi nyo gusto. Dahil kung ang gusto ko, kung ang purpose ko ay i-please kayo, i-please ko ang tagapagbasa o mga magbabasa ng aking mga posts o manunod ng aking mga video, edi syempre, ang gagawin ko, ipopost ko ay yung maganda sa iyong paningin, yung masarap sa inyong pandinig. Pero hindi ganoon ang nais ng Lord. Maraming gumagawa ng ganyan, pero sa akin iba. Ang nais ko lang talaga, ang purpose ko, kung bakit ganyan yung aking mga posting, alright, is mag-isip tayo. Kung natatamaan kayo, edi maganda, tumatalab sa inyo. Pero kung hindi tumatama sa inyo, edi maganda rin. Mag-unawaan lang tayo, alright? Ang malaga, wala kayong pangalan ng sino man o ng anumang grupo. General, ako'y nagsasalita sa inyo in general. Alright? So, sana magpatuloy tayo kay Lord. Bukas natin ating isipan at ang mga new wine, new ideas, new teaching ay makakapasok na sa ating new wineskin, yung ating new mind setting. Alright? Upang manatili o makapasok yung mga new wine of new ideas and new teaching and new revelation from the Lord. All right? So, God bless you.